Ajá. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lunsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusi." Tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lunsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ng mga kasama ni Saulo
Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita sino man. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sakaling matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayo't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayo't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayo't dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo po ang lahat. Thank you.
Sumain iyong Panginoon. At sumain iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang aking laman, ang anak ng laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin ang isa sa mga paboritong kwento sa Biblia, hanguho sa gawa ng mga apostol. Ito po yung kwento ng pagbabagong buhay ni Saulo. Sino ho si Saulo? Narinig po natin no, sa mga nakaraang pagbasa na si Saulo ay nag-uusig ng mga Kristiyano. Humingi pa nga siya ng permiso na pumunta sa Damasco para hanapin ang mga unang Kristiyano. At anong gagawin niya? Narinig natin ay ang mga unang Kristiyano ay kanyang hinuhuli at ipinabibilanggo dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At sa kanyang daan patungo sa Damasco, nagpakita sa kanya ang isang malaking liwanag. At tinanong niya, sino ka? Tinanong niya, sino ho kayo? At nagpakita sa daan ang poong Jesus Nazareno sa kanya. Sabi, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Mula doon, nagbago ang kanyang buhay. Mula sa tagiging taga-usig, siya na ngayon ay naging tagapagpahayag ng mabuting balita ng poong Jesus Nazareno. Kaya ho, binago niya ang kanyang pangalan. Mula Saulo, pinili niya ang pangalang Pablo. Dahil siya na ngayon ay yumayakap sa misyon na ibinibigay sa kanya ng poong Jesus Nazareno na ipahayag ang mabuting balita. Tayo po mga Kristiyano ay may mga tila'y ganitong karanasan. May karanasan tayo na dati tumatalikod tayo sa poong Jesus Nazareno. Hindi natin siya pinapansin. Namumuhay tayo sa kasalanan. Pero dumating tayo sa yugto ng ating buhay na nagpakita din sa atin ang poong Jesus Nazareno o naramdaman natin ang kanyang presensya. Kaya nagpasya din tayo na tumalikod sa kasalanan
at sumunod sa Kanya. Tulad po ng karanasan ni San Pablo sa ating unang pagbasa na kanyang pagtalikod sa kanyang ginagawa at mula sa pagiging taga-usig, siya ngayon ay naging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Poong Hesus Nazareno. Tayo din po ay iniimbitahan na ang mabuting balita ng Poong Hesus Nazareno ay atin ding ibahagi sa iba. Yan po ang misyon natin bilang mga deboto. Hindi lang tayo pumupunta rito sa kanyang dambana para magdebusyon, para makinig sa kanyang salita. Pero pagkatapos ng pakikinig sa kanyang salita, tayo naman ho ay pinahahayo, pinauuwi, at dala natin ang kanyang mensahe na sana'y ipahayag natin sa iba. Ang ating debosyon ay nagle-level up kung tayo ho ay nagmi-misyon. At ano ang misyon ng bawat deboto? Ano ang misyon ng bawat tao may debosyon sa mahal na Poong Hesus Nazareno? Ang mabuting balita niya ay ibinabahagi. Ang mabuting balita niya ay pinapalaganap. Hindi nagpapalaganap ang isang deboto ng mga pangit na balita sa kapwa niya. Hindi nagpapalaganap ng mga maling balita. Hindi nagpapalaganap ng kasinungalingan ng isang deboto. Nagpapalaganap tayo ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo na nagbibigay buhay at pag-asa sa iba. Kaya po, sana yakapin natin ang isang napakahalagang misyon na ito. Na kung tayo'y deboto at pinainiimbitahan tayo na bilang mga deboto, yakapin na ang misyon. Ang misyon na ipalaganap si Jesus sa iba. Ang misyon na ibahagi ang kanyang salita. Unang-una sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga nagtatrabaho, sa mga kasama ko sa trabaho. Yun po ang lugar natin kung saan tayo dinadala ng Poong Hesus Nazareno para magmisyon. Si San Pablo, pinadala ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang mabuting balita sa mga hintil o mga taong hindi Hudyo. Nagpunta siya sa iba't ibang lugar para ibahagi ang mabuting balita ni Jesus. Tayo din po ay inaanyayahan na kung saan man tayo naroon ngayon, ang mga pamilya natin, mga kaibigan natin, sa atin sa trabaho, doon din po tayo pinapadala ng Poong Hesus Nazareno na ibahagi ang kanyang mabuting balita. Kaya po, ang tanong sa atin, ito po ang binibigay sa ating misyon din ngayon. Tatanggapin mo ba ang misyon na ibinibigay sa iyo ng Poong Hesus Nazareno na ibahagi ang kanyang salita sa iba? At sana ang sagot natin sa Poong Hesus Nazareno, mahal na Poong Hesus Nazareno, narito ako, isa mong deboto, gagawin ko ang misyon mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan
sa pamamagitan ni Kristo ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating itugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ang ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin na sa aming pagdalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumingka, para mo nang awa gawin mong banal ang alay naming sa iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain na iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organization, at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen Maria ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 29, 2023, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Linggo, April 30, 2023, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rektor ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba